maraming mga katanungan. Bakit daw ang isang artista kagaya mo, isang singer na kagaya mo, very, very professional na, eh bakit biglang naging, aniyata, naging healer? Eto kasi may kwento eh. Mm-hmm. May kwento kasi sa'yo na bigla kang naging missionera. Yes. Ayun. Yes. Alam mo, kung minsan pag tinatawag ng ano talaga, ng Diyos, kung ano talaga ang mission para sa'yo, mm-hmm. wala kang choice. You have to do it. Kasi lahat tayo nakatakda pala kung ano ang magiging kinabukasan natin. Parang mang yung ano eh, yung napakinggan ko kay I've watched that, yung Father's Love Letter, mm-hmm. na He determined the exact date of your birth and where are you going to live. Kaya nga sabi ko, wow God, kung dati-rati pala nakatira ako doon sa mga lansangan na katulad ng mga street kids, dahil di ba naikwento ko sa inyo, isa akong dating street kid din. Kung ano yung pinagdaanan nila, doon din ako nanggaling. Pero sabi ko, thank you Lord, dahil nakita mo na I deserve something much better at nakatira ko ngayon sa isang mansion. See, because of what you actually asked. Kasi di ba sabi nila, nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Ipinanganak tayo, nakahubad tayong lahat, walang kasamang ginto. Pero bakit may mga mayayaman, bakit mayroong hindi? Yeah. Nasa atin din yun eh. Tayo ang gumagawa ng kapalaran natin. Hindi natin pwedeng sabihin na, ay, hindi pala kampi ang Diyos mo sa akin, kasi bakit ako? Ipinanganak na maralita, sandali lang, pare-pareho tayong ipinanganak na nakahubad. Walang wala, di ba? Because of what we did, because kung ano yung belief natin, prinsipyo natin, ipairal natin. Yeah. Biniyayaan tayo ng wealth. Ano ang wealth? Ito. Utak, puso, gamitin natin. Diba? Hindi puro utak lang. Dahil kung minsan yung mga iba, utak lang. Ay naku, ito mabilis na ang pera to. Sandali lang. Diba? Wala, inisip ko yung pagkakapera. Pagkakapera, hindi. You have to think then, is this the right way to make money? Eh kung may puso ka, correct. Eh di ba mas maganda? Yeah. Kasi ang Lord magbibiyaya yan. Pero pag nakita naman niya na hindi mo man naman pala itsinisya, bakit pa siya magbibigay? Ako, magbigay ako ng tao. Kung alam ko rin na yung binigay ko, na biyaya, ay, ibinibless din niya sa ibang tao. Bibigyan ko ulit kasi alam ko na yung blessing binigay ko, eh minumultiply niya. Ang Lord, ganun bang gagawin kung hindi mo minumultiply ang blessing? Lahat ng mga nasa akin ngayon, galing yun sa Kanya. So, why can't I share to anyone? Kasi alam ko, he's my greatest provider. Siya ang nagbigay sa akin ng talino. Siya ang nagbigay sa akin ng prinsipyo. Siya lahat ng nabigay sa akin kung ano meron ako, talento. The wealth I have is coming from here, from deep inside your heart. Kung alam mo kung paano gamitin yan, it's more than money. Wow. Ayan ho ang kasagutan sa inyong mga katanungan, mga kaibigan. So, ano naman ang feeling nyo pag nag-share kayo ng blessing? Diba, you're doing the same advocacy as mine. Sir Ariel. So, please. Mr. Sanlo, salamat. Yeah. Of course, I agree with the mystic, ano, when you help someone or lalo na kung maraming tao, no? Mm-hmm. Talaga napakasarap ng pakiramdam mo kasi meron kang fulfillment. Eh, yeah, that's no? it. Yung fulfillment. Diba? Satisfaction yung, yun eh. Servisyo sa ating kapwa mula sa maliit na bagay hanggang sa malaki, no? Talagang ito ang nagbibigay sa atin ng lakas. Yes, exactly. Para tayo tumulong, no? Dito sa case naman namin sa San Luis Alabat, no? Kagaya nabanggit namin, we are helping farmers, yes, no? That's in Quezon and a women's cooperative, no? Right. We provide them livelihood, no? Mm-hmm. Itong kanilang produkto na ginagawa ron, aming pinasisikat, kaya nga available to sa Mercury Drug, yeah, no? That's good. At para lalo pa tayong maraming matulungan mga tao, no? Right. Ayun, kaya sarap ng pakiramdam pag tayo nakakatulong, no? Oh, okay. Yan po ang aming advocacy, katulad ninyo, Mystica, yeah. That's Juby, good. No? See, I'm kaya, very, very impressed. Lahat po tayo magtulungan. Yeah, so it's your turn, Miss? Miss Arlene. Miss Arlene, yes. Mystica. Mm-hmm. Actually, ko congratulate ka kasi bihira yung mga artista or singers na may ganyang advocacy. Mm-hmm. Yung ibang singers, just like other, ano, nag-ano lang sila, yung... Okay ka pare, okay ka talaga. Okay, ayos. Alam niyo ba kung bakit nag-break yun? Kasi pinalitan yung microphone. Okay, alright.
Makikita yun sa YouTube. At tinanggal. Tinanggal lang ganun. Tinanggal lang talaga ganun lang. Oh, okay lang. Okay, okay. Okay, okay, okay. Okay, ma'am. Kasi bihira yung mga singers. Ayun. Or, at least na, ano, na ganyang may advocacy. Yes, uh-huh. Diba, sila gusto lang nila kita yung mga income lang, ganyan, na makakaano. Pero yung tumulong talaga sa kapwa, bihira yung ganyan. Diba? Kaya, ang sarap ng feeling. Yeah. Yeah. And I also want to salute also yung mga tao katulad ng mga katulad mo, di ba? You are also an entertainer singer ka. Oh, yun si RJ Coronel, siya po yung keyboardist ko. Mm-hmm. Nung nalaman ng kanyang mami na si Miss Anbel, nagja-Japan yun ha. Hindi, it's long term na nagja-Japan. Okay, entertainer tayo, di ba? Right. Pero it didn't mean anything harm. Okay, sorry Miss Anbel. And of course, to his father talaga, Mr. Ariel Coronel, sabi nila, oh yeah, sure sister, sabihin mo kung kailan will be there. Tingnan mo. Ganun sila ka-open. Oh, kung marami namang mga ganyan, na kahit mga sikat, kahit may mga pangalan, kahit busy sila sa entertainment industry, pero they still have the time. Para naman ipamigay naman kung ano yung talentong binigay sa kanilang Lord. Kasi hindi pang forever yan eh. Kung minsan, di ba, mamaya may boses ka. Yeah. Oh, kinabukas, katulad ni Whitney Houston, wala na. Dahil hindi mo ginamit sa magandang paraan. Di ba? So sometimes, pangalagaan natin kung anong binigay sa atin na talent ng Lord. Oh, tsaka isang bagay na dapat natin baguhin mga kaibigan, yung isipin natin, yung ano ba yung buhay, gaano ba ka-importante ang mabuhay sa mundo. Ayan. Kasi pag wala tayong na-share sa ibang tao, sa ibang institusyon, parang kulang eh, kulang. Ngayon, kung sakali, wala man tayong financial, pero yung services natin, meron naman tayo yan. So, do it, di ba? Yeah, that's true. Because when I was in the States, actually, sabi ko, Lord, nandito na sa akin lahat. Kasi ang main, ano, main goal ko lang nito, here, was to be in show business for 5 years. Sabi ko, siguro 5 years, okay. Parang gusto mo na mag-retire na. Gusto mo na mag-retire. I wanna resign, or I wanna retire. Retire, yeah. Yes. Pero nandun nga sa akin lahat, I didn't have any friend, I didn't have my family. Saan ko gagamitin kung ano man ang meron ako? I was the loneliest. Mm-hmm. Ah, nag-iisa ka lang. Andun nga lahat sa iyong pera, kasaganan, mansions, lahat mga garang sasakyan. Pero sabi ko, I am the loneliest here. So sabi ko, Lord, ano ba talaga ang gusto mo para sa akin? I'll be there. Sabi ko, pagsilbihan kita. So, praise Lord, nandito ako doing Mystica Charity Foundation. Tingnan mo, I never expected that. Para bang full twist. 180 degrees nag-full twist ako. Diba? From Mystica before hanggang ngayon. Kung dati-dati sabi ko nga, every time ang mga customer ko, mga guest ko, o kaya mga ine-entertain ko, yung mga lasengo. Pero ngayon, mga stories, mga general, mga Rotarians, ang mga, tapos ngayon, magiging speaker na ako ngayon. Nagpapalok. Mga seaman. O tingnan mo, Captain Dorana, biro mo yun. Biro mo. Ay, Mystica, nagpapalok up sa'yo si, ano, si General Rezos. Ay, General Rezos, how are you? Ayan, sabi ko sa inyo, mga general, dati mga general problem ang mga kinakasangkutan ko sa showbiz. Pero why can't you do something, mampansin ka, sa pamamagitan ng magandang halimbawa. Diba? Meron tayong, ano, coming from Marvin, ayan, district, sa Tondo ito, district steward siya. Hi po, Ma'am Mystica, advice ko na love is a powerful given by the Lord, uh-huh. Jesus, hopefully maging part ako ng iyong team. O, tingnan mo, nagvo-volunteer. Uh-huh. Para makita ko kayo in person. Ay, sarap naman. God bless you, Ma'am Mystica, Brother Marvin. Okay. Ayan, thank you very much, Brother Marvin. Last week pa siya nag-aano eh, di ba? O, ayun, Brother Marvin, anytime, okay? Just call me 0908-885-7288. Bilis, ano? Yes, o, tingnan mo. Yung mga gustong mag-volunteer at saka kung sino-sino po yung mga pag may mga organizations kayo, kailangan nyo ng tulong namin. Yes. Na Miss Juvie de Guzman. Andito lang po kami. Public service na kami ngayon, di ba? Totoo po yan. More on public service. Although talagang yung talent namin, di mawawala yan eh. Hindi talaga maiwasan, Mystica, na hindi, ano, na hindi na tumanggi ka sa pagganta. Pero this time, naku, Captain Durana, hindi siya nagdala ng kanta niya. Pero hindi. Makikita naman natin siya. Nagdala naman siya ng kanyang record. Yan. At hindi lang yun, okay? Yung grupo ng Publishers Association of the Philippines Incorporated that are all listening. Mm-hmm. So,
kasi grupo tayo ng Papi. Ayan, hello to Papi. Oh yes. And of course, yung mga taga-Facebook, ayan, from Singapore, Miss Marisa Lim, mm-hmm. sila po yung number one sumusuport po sa atin. Siya po yung, ayan, I already did my concerts there. Yes, two concerts actually, doon sa Platinum Music World, ayan, in Music Bar. And of course, to Miss Marlita Wala, thank you so much for the donations and for the support. And of course, to Mr. Marcelo Flores, ayan, sa mga taga-Saudi, alam mo, natutuwa daw sila sa atin kasi kung minsan gumagawa din tayo ng mga comedy part, nagtatawa yes, ko, ano, so, kung ano-ano yung nagagawin namin. Katulad ngayon, o dito, di ba, makikita nyo na naman, meron kaming mga panibagong mga guests. Kaya ayun, pinapanood tayo lagi sa Facebook. Tayo nga lang daw ang nagiging para pang inspirasyon nila kasi of course, these people are really working hard, you know, sa iba't ibang mga bansa, di ba? To Stanley, dyan sa ano, sa Kuwait, oy, ayan. Nasa si Stanley ngayon? Nasa Kuwait siya ngayon. Ang gwapo-gwapo ni Stanley. Talaga, Inad niya ako. Kaya natutuwa ako sa bata ito. At talaga. Yes. And of course, Clarence Webb, thank you for the support. And of course, to all the Norwegian people, Better Globe people throughout the world, okay? Especially to our CEO Chairman, Mr. Winnie Solberg. Okay, may text tayo dito, Mystica. Sabi niya, thanks God. At na nasagap ko rin ang programa ninyo. Good AM, Juvie and Mystica. Si Karomi ito ng Quezon City. Oh, Karomi. And of course, speaking of, yung wala rin si John Carlos. John Carlos, thank you very much for supporting us. Andiyan sila. And of course, si Glenn. At talaga. Ayan. They are really doing their best to support this project, Better Globe, Better Philippines. At hindi lang yan. Nakikinig ang mga taga-Muntinlupa sa atin, sa loob at labas ng Muntinlupa. Ayan. Oh. Hello, have a nice day to you and to Mystica. Musta na kayo dyan? Pwede bang mag-request? Pakibati mo na lang yung mga parents ko sa Nueva Vizcaya. This is from Tipal. Tifal family. Oh, wow, ang galing. Ayan, speaking sweet, of Muntinlupa, pupunta kami. Next mission namin, kung sino yung mga kanina, nagkaroon ng program kanina, ayan, sabi nila kung pwede daw mga next feeding natin. Next. Uh-oh. Ay, Muntinlupa. Sabi ko, why not? Bakit natin ipagkait kung pwede ano man yung mga ano. Pero natin, ang problema, bakit hindi tayo makalabas dun, ha? Bakit? Muntinlupa. Hindi, okay lang. Okay lang. In God's will naman eh, di ba? Uh-huh. Ang God, doesn't matter where you are, He will always protect you. Eto, speaking of June Carlos, sabi niya, yep, it's true. Saksing buhay ako, iba ka noon at iba ka na ngayon. Okay, God's will. Sino ang kokontra kung gusto niya, di ba? Sanihin niya yung ating mga officers ng Papi. Yan, mingi ako ng pasensya kasi live po kami ngayon. On air po kami ngayon. Pasensya na po, mamaya po tatawagan ko po kayo, sir. Ayun. Okay. And also the reason kanina, bakit ko in-stop yung pag-ano, kasi baka mamaya, ibang topic nila eh. Yeah. Mabuti na lang sanlo sa labad yung topic. Oo, kasi sometimes you have to, kasi lalo na Mystica ito, di ba? Kung minsan merong mga tao sabi nila na, pwede mo akong i-heal mo, tapos mamaya't may gano'n ganyan. Yung parabang gano'n. So, speaking of the healing naman po, hindi ko pinasukan ito as a career. Kasi ang dami nang nag-ano sa akin sa Facebook. Meron daw silang cancer, meron daw silang ganito, ganun sabi ko. Hindi ko po pinasukan. It was an emergency call na nagkataon na mismong ama ng anak ko ang humingi ng tulong sa akin. Of course, kung minsan ang pera, hindi sapat yun para malunasan na isang problema, kundi ang Lord, di ba? Right. Kasi kung minsan, di ba, namatay si Ginang Cory, yung ating presidente dati, colon cancer din yon, di ba? Mayaman yon, maraming pera yon, pero hindi sapat yon para mabuhay, di ba? So sometimes kung kinakailan emergency call from God, di ba? So ibibigay niya yon, pero it doesn't mean po pag ipinagkaloob sa akin ng isang bagay na ganoon tapos lahat na hindi po ako doktor. Hindi po ako doktor. Paano mamaya? Pinatikos ako, whatever, di ba? Mahirap po yun. Hindi ko po pinasukan yun para lang po, mahusgahan ng buong mundo. Hindi naman kapatid. Entertainer po ako, tsaka motivational speaker. Yan, evangelist na rin po. At saka, the most important thing here is, ambassadress of goodwill. Yeah. Oh, di ba? Ang sarap. Lalo gumanda ang title. Di ba?